Hey, and welcome back to my channel. So for today's video, this is going to be another haul video, but this haul is a different one because it is going to be a clothing haul, and these clothes are the clothes that I bought from H&M online. So if you want to see what's in my haul, then please keep on watching. So yun nga, you heard it right. H&M is delivering online dito sa Jeddah, and you only need 99 riyals for you to qualify for free shipping. A few days ago, meron silang promotion, buy one, take one. So we took advantage of the sale and I got these items. So mura lang siya kasi sale na yung mga items, then buy one, take one pa sila. So sobrang sulit na nung mga napamili natin. But there's just a downside when you're ordering online kasi nga, it's a hit and miss. So you'll never know if the size will fit you. So better na alam mo yung size mo from the certain brand that you're buying before you buy online. Para at least certain ka and hindi rin masayang yung pera mo. Kasi although they have a return policy, it's still hassle. So it's better na pumunta ka na lang sa store, dun ka na lang bumili. But may mga magaganda rin namang advantages yung pagbili online. Kasi pag bumili ka online, there are more deals online and you don't have to, hindi mo na kailangan maghukay-hukay pa dun sa mga tambak ng mga stuff. Kasi usually kapag ka nakasale yung mga items, it's either tambak-tambak siya. So mapapagod kang maghanap. Unlike online, kita mo na agad yung pictures. Yun nga lang, hindi ka sure kung sa kasya sa'yo yung damit or anything. So, without further ado, let's start with the haul. So, the first item na nakuha ko is this romper. And I will be attaching yung clips ng try-on so that you'll see kung ano yung itsura niya. And please be kind kasi first time ko mag-clothing haul. So, yun, hindi tayo masyadong perfect mag-sukat ng mga damit. So, yun nga. So, this is the first item that caught my attention. It's really lovely. The color is very girly. Tapos may lace siya na design dito. What's nice about this romper is, di ba nga, pagka nakasuot ka ng romper, ang hirap umihi kasi you have to take off all of your clothes para makaihi ka. Ito, para siyang wrap dress. So, pwede mo lang siyang i-open sa side. So, ayoko naman siyang ipakita sa inyo nang binubuklat ko siya, di ba? Pero, open mo lang siya sa side. So, medyo flowy siya and it's good for the summer. Kahit nasabihin mo na 3/4 yung sleeve niya, it's good for the summertime kasi medyo light yung tela niya, but it's not too sheer na makikita naman nila yung mga undergarments. So this is the first one, and yung sale price niya is 40 riyals, but since I got it on the buy one take one deal, so parang 20 na lang siya kasi most of the items that I got is 40 riyals. So if you're gonna get an item cheaper than 40, you'll pay for the higher price. Diba usually ganun naman, pag buy one, take one, you will pay for the higher price na item. So that's the first one. So the next item is this red. Medyo long sleeve siya na off-shoulder, floral, long sleeve, crop top. So, I am not good at describing clothes, pero yung material niya is very soft. Let's see. Actually, wala dito eh, kung anong klaseng material siya. But, it's very soft and it's stretchy. Ang body build ko nga pala is small to medium. Pagka yung mga malalaking size, medium to large pagka medyo maliit. Kasi medyo malaki yung sa may chan ko. So,
ito, feeling ko naman I can pull this off kasi stretchy nga yung material niya. So, pwede mo siyang suotin kahit medyo may malaking tsanda ka ng konti. Magsuot ka na lang ng high waist na pants or na shorts. So, that is the second one. And I think this is 40 also. 40 real. So, 40, buy one, take one. So, it's a good deal. So, the next item, actually, inuuna ko yung mga items na potentially na masusuot ko. Next one is this off-shoulder. As you can see, kita niyo yung damit ko. So, it's a sheer off-shoulder. It's colored black. And I got it in medium. So, yun nga yung problema online. Hit and miss. So, I tried to get the medium kasi medium-sized ako. But, it turns out na sobrang laki niya. Makikita yung sa may bandang dito. So, I don't think I'm gonna be wearing this. I'm not sure. Hindi mo alam. Hindi naman natin alam kung magigain pa ako ng weight or mag-lose ako ng weight. So, yan. Let's keep it at that. Diyan lang yan. Then, parang mga inspirational clothes, diba? Comment down below kung may mga ganun kayong damit. Yung mga clothes you keep on holding on to, ayaw nyong i-let go kasi feeling nyo magkakasya pa kayo sa damit na yun. I have a lot of those clothes na mga small, feeling ko kasya pa ako doon or magkakasya pa ako doon with exercise. So, the next item is another blouse. So, yung blouse is, I think it's the same material as this one that I'm wearing. So, it's just a regular blouse. So, hindi siya crop. And I got this. Supposedly, I am 38. But they gave me, medyo confusing yung sizing nila kasi in the tag, it says that it's size 6. Pero pag tinignan mo dun sa mismong nakadikit sa damit, it's a size 2. Kasa naman siya, but in the chest area, medyo mahirap gumalaw. Siguro, I'll see if my friends would take it. Kasi may mga friends ako dito na mas maliit yung size sa akin. So, I will let them see if magkasya nila to, then ibenta ko na lang siguro sa kanila. Kesa naman yun na maging inspirational clothes lang siya. So, last items are these shorts. Actually, nung nakita ko siya, I think it's a good deal. Kasi, 25 lang siya. 25 reals each. So, I got it in black. And in maong. Yung material niya is stretchy. But, they gave me the wrong size. I ordered size 12. But, they gave me size 8. Siya maisara. Although, maitataas mo naman siya, para siyang cycling shorts. So, parang hindi naman appropriate na ipilit ko siyang isuot. So, yun. So, I will sell it to my friends. If not, then maybe iuwi ko na lang sa Pilipinas. Pero, next year pa kasi ako uuwi. So, baka i-dispose ko na lang din. Since nga may mga damit tayong nabibili na maliit sa size natin. So, yun lang yung haul ko for today. And the total of these items, I think 80 plus 40, 120 for
items. So, mura na siya for its price, knowing that sa H&M mo naman siya nabili. Sa atin dyan sa Pilipinas, very seldom na nagsisale yung mga ganyan. And if they do, mag-sale man sila, medyo mahal pa rin. Hindi pa rin siya yung talagang sobrang affordable. Kasi dito, 5% lang yung VAT. So, if nag-sale talaga sila, kulang na lang ipamigay na nila yung mga items nila. So, yun lang yung video ko for today. Sana nagustuhan yung video. Comment down below if mahilig kayong mag-online shopping. And please like this video if you like videos like this. Please subscribe to my channel if you have not been subscribed. And I will see you on my next video. Bye!